parang ang lalim ng iniisip mo. Ma, nagpapahangin lang. Iba talaga rito. It is so peaceful. Surrounded by these trees, yung mga bulaklak, tubig. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na dinala tayo dito sa bagong lugar to make new friends, to meet new people. Alam mo, parang gusto ko talaga mag-retire dito. Ma, our home is in the States. After I finish my project here, babalik na rin tayo ng Amerika. Alam mo, anak, pinagdadasal talaga kita na maging successful itong project mong ito. Ang layo na ang narating mo. I'm so proud of you. Malahat ng ginagawa ko para sa inyo eh. Hindi mo na kailangan gumawa pa ng kahit ano para sa akin. Maswerte ako na ikaw ang naging anak ko at lumaki kang napakabuting tao. Ikaw nga ang nagtaguyod sa ating dalawa, diba? You never gave up. Kahit nung naghirap tayo nung mamatay ang daddy mo, you never gave up. Of course, ma. Nangako ako kay dad na hindi kita pababayaan. Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo, pati na rin ang buhay ko. Isasakripisyo ko ang lahat-lahat, alang-alang sa inyo, ma. Anak, you don't need to sacrifice more for me. Ang hiling ko lang bilang isang ina ay mapabuti ang buhay mo. Basta pagpatuloy mo ang pagiging mabuting tao. Yan lang. Yan lang ang hinihingi ko para sa iyo. Pwedeng mabait sa lahat ng pagkakataon. Minsan kailangan mo rin gumawa ng masama para sa mga mahal mo sa buhay. Gusto ko, kahit na anong pagsubok ang iba to sa amin ng buhay, gusto ko yung buo pa rin kami. Masaya. Napakaswerte na magiging pamilya mo. Swerte ako kung ikaw ang makakasama kong bumuo ng pamilya. Don Roman! Oo, Man Ruben. Ganda umaga. Hey! Nadala ako dahil sa gusto kong kumustahin itong kubo. Eh ano ba, kailangan na ba nating ayusin? Yung bang mga haligi, hindi pa binubukbok? Ah, hindi po. Alam ko na importante sa inyo to, kaya alagang-alaga ako to. Katunayan nga ho, may dumating dito. Tumigil ang sasakyan. Oh. Tumingin siya dito sa bahay. Para ba nabighani at interesadong-interesado siya? Sino daw? Hindi ko ho nakuha ang pangalan. Matandang babae po. Sabi nga niya, pamilyar siya sa lugar na to. Kahit ngayon niya lang nakita. Nakapagtataka, no? Sa dinami-dami ng bahay dito sa Victorino, eh. Ito ang napuna niya. Ang tumira lang naman dito, eh. Sina Soledad, eh. De bale, abangan mo na lang at baka bumalik uli. Opo, Don Roman.
Don Roman, baka gusto niyong mag-merienda. Ay, sige. Sipasuhin ko lang po. Sige, sige. Marami daw dumadayo dito. Dito sa Prayer River dahil napaka-peaceful, napakaganda. Kaya nga ako pumunta rito eh. Sige Manong, mauna ka na. Iwanan mo na ako dito. Pero ma'am, kabiling-bili na po ni Sir Lorenzo na hindi ko pwedeng iwan eh. Hindi, kaya ko na ito. Malapit lang naman eh. At hindi naman ako tatakas. Hindi ako bata. Hindi ako magtatagal. Ko nang ipinagdarasal ito. Pero hinding-hindi ako mapapagod maghintay ng iyong sagot. Ginawa ko naman ang lahat. Nagpatingin ako sa lahat ng espesyalista. Pero siguro nga may dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang alaala ko. Ramdam ko pa rin sa puso ko. Hindi mo ako bibiguin. Malalaman ko rin ang kwento ng buhay ko. At hindi mo lang gagawin para sa akin yun, kundi para kay Lorenzo. Para malaman niya kung sino ang tunay niyang ama. Ginawa na niya ang lahat para sa akin. Kaya ito naman ang pwede kong ibalik sa mga pinaghirapan niya. Umaasa pa ako na mabubuo ang aming pamilya. Thank you so much guys for watching Los Bastardos. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.